Hi mga ka-native. So, welcome to my vlog na naman. At mga ka-native, yung topic natin today is bakit nga ba native chicken yung aking napiling alagaing manok? So, mga ka-native, una-una sa rason ko, ang native chicken is manok Pinoy. Yun yung manok native, native na manok dito sa Pilipinas. So, yung native na manok dito sa Pilipinas, may klase-klase din yung breeds. Meron yung bisayang manok, meron yung huluwanong manok, tapos meron yung zampe na manok, yung Zamboanga Peninsula na manok. Tapos marami pa yung klase mga ka-native. Iba't ibang klase po yan ng native chicken. So, una-unang rason ko mga ka-native is taga dito sila sa Pilipinas. So, kung dito sila sa Pilipinas nakatira, mga ka-native, ibig sabihin, itong mga manok na ito is medyo immune dito sa panahon sa Pilipinas. So, dito sa amin, medyo maulan, tapos mga ka-native, umiinit, tapos ulan na naman. So, yung mga manok dito, mga ka-native, is sanay na sila sa ganong panahon. So, kung immune sila dito, mga ka-native, sa panahon dito sa amin, ibig sabihin, ano sila, hindi madali magkasakit dahil nga immune sila. Tapos, yung pangalawa mga ka-native is yung sa presyo niya. Mga ka-native, mahal din po yung presyo ng native chicken. Yung isang kilo po mga ka-native is nasa 200 pesos po dito sa amin. 200 pesos po is farm gate. Kapag doon na po kayo sa palengke, nagbenta, tumatakbo ko siya sa presyong 230 to 250 pesos per kilo. Tapos kapag dinala mo siya sa city, like dito sa amin, malapit kami sa General Santos City, sa Jansan po, pwede po siyang ibenta ng 220 pesos per kilo. Pero dito sa akin, ako po yung mag-deliver doon sa labas dito sa aming probinsya. So dito is farm gate lang, yung binibenta ko, nasa 200 pesos per kilo po. Tapos meron din nagsusupply din po ako sa mga sa mga malalaking restaurant dito. Hindi ko na i-mention mga ka-native. Yung kinukuha po nila is nasa 100 kilos per week po. So 200 pesos lang po yung binebenta ko sa kanila per kilo. 200 pesos per kilo yung binebenta ko sa kanila kasi nga wholesale na 'yon. Tapos mga ka-native, yung pangatlo kong dahilan is maganda po yung itlog nila. So, talagang masustansya siya kapag kinain nyo. Unlike doon sa itlog ng yung commercial talaga na itlog. Kasi nga, meron yung ginagamitan po yun ng laying na feeds. Or, hindi ko alam kung anong tawag doon, parang layer feeds ata. So, mas maganda talaga mga ka-native kapag yung kinain mong itlog is itlog ng native chicken. Kasi mga ka-native, natural po yun. Tapos, organic. Kasi yung pinapakain ko sa manok ko mga ka-native is yung Integra 1000, Integra 3000 tsaka 4000. Meron po yung organic formula mga ka-native. Mga ka-native, hindi po ako inisponsoran ng ng Integra. Kundi yun yung base sa aking observasyon at tsaka sa aking experience dito sa pag-aalaga ng native chicken. Tapos mga ka-native, yung pang-apat ko na dahilan kung bakit native chicken yung pinili ko dahil masarap kainin ang native chicken mga ka-native. Mas sustansya siya kumpara dun sa mga broiler chickens or yung mga meat type na mga manok. Kasi mga ka-native, walang halong chemical itong aking manukan. Kung meron mang halong chemical mga ka-native, yun lang po yung mga gamot or vitamins. Unlike dun sa broiler na meron mga injection. Tapos yung feeds niya mga ka-native is talagang purong-purong feeds po yun. Wala pong halong mga damo yun. Unlike dito sa ating mga native chicken, sanay po sila dito sa Pilipinas, kaya kumakain sila ng damo. Kasi yung napansin ko mga ka-native, kapag ibang mga manok yung dinala dito sa Pilipinas mga ka-native, like yung mga bantams, hindi po sila kumakain ng mga damo. Unlike sa mga native chicken natin, kumakain sila ng mga damo. Kagaya ng mga ka-native, kung makikita nyo, yan. Parang naghukay sila kung meron ba silang mahuhukay ng mga insekto, mga uod, or mga damo. Yan. So, yan yung mga ka-native. Tapos mga ka-native, kapag
panglima kong rason kung bakit native chicken. Mga ka-native, merong time na kinakapos tayo sa pera, 'di ba? So kapag ito yung inalagaan mo, kasi sobrang dami na nito, is kahit isang araw hindi mo siya pakainin, is okay lang mga ka-native. Basta pagkabukas na pagkabukas, babawi lang kayo sa papakain. Kasi mga ka-native, itong native chicken natin, hindi niya kailangan talaga ng sobrang pakain. Yung kailangan niya po talaga mga ka-native is yung tama-tama lang. Kasi mga ka-native, ang native chicken is bumibigat lang, yung inahin bumibigat lang hanggang 2 kilos. Tapos yung rooster na pure native nasa 3 to 4 kilos lang po. Yun lang po yung bigat nila. So hindi natin kailangan ng maraming feeds para makuha yung exact na kilo nila. Makukuha mo po yung 2 kilos for hen mga ka-native na matured. Tapos 2 kilos to 2.5 kilos. Yun lang po yung maximum ng hen na pure native. Tapos mga ka-native, yung rooster natin na pure na native chicken, umaabot na ng 3 kilos to 4 kilos. So hindi mo makukuha yun mga ka-native ng agad-agad. Kaya yung kailangan mo lang mga ka-native is panahon. So makukuha mo yun mga ka-native, pwede ka mag-harvest sa native chicken ng 3 months to 4 months. Or ako nga dito mga ka-native, 4 months to 6 months. Yun po yung harvesting time ko. Kasi mga ka-native, mas pabor ako kapag mabigat yung mga manok ko. Kasi kailangan natin ng maraming ng panahon or time para lalaki agad yung native chicken natin. Kasi hindi ito kagaya ng mga meat type na mga manok mga ka-native na napakabilis lumaki. So mga 4 months to 6 months pwede na kaya mag-harvest. O minsan nga 3 months pwede na mag-harvest. So yun lang yun mga ka-native yung aking i-share sa inyo. Kung bakit nga ba native chicken yung aking napili. Tapos mga ka-native, yun lang, marami nagsasuggest na mas masarap talaga yung maraming nagsasabi, na masarap talaga yung native chicken. Tapos, healthy siya kasi nga organic. So, marami naghahanap dito mga ka-native, unlike dun sa mga broiler. Yung broiler kasi mga ka-native is talagang sikat na siya. Tapos, marami din naghahanap kasi mas mura yung native. Yung broiler chicken. Tapos yung native chicken natin mga ka-native is medyo mahal, 200 pesos per kilo, pero organic po siya mga ka-native. Tapos kapag kumain kayo nun, is talagang mas healthier siya kumpara dun sa mga broiler yung mga commercial kasi pure feeds po yun. Tapos unlike ito sa ating mga native na mga manok na pinapakain din natin ng mga damo or mga insekto, kumakain sila ng mga ganun. So yun lang mga ka-native, sana may natutunan kayo sa video natin. Tapos, kung bago ka lang dito mga ka-native or may katanungan ka, you can leave your question in the comment section below. At huwag kalimutang mag-subscribe. So, please subscribe po and click the notification bell below para ma-notify kayo sa mga susunod kong video. Yun lang po mga ka-native. Maraming salamat po.